I mean, lahat naman ng Pilipino dito, for sure, tumutulong sa mga relatives nila sa Pilipinas eh. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So if this is your first time seeing me into this video, my name is Vince. I am the content creator of Buhay America and Pinoy in America. I am a Filipino vlogger based here in Chicago, Illinois. I do different kinds of videos, but most of the time I do videos related to Pinoy's living the American dream. So yun. Before we start, please subscribe to this channel. And samahan niyo ako sa journey ko dito sa Amerika kasi medyo bago lang din naman ako. So tonight is Thanksgiving Eve. So bisperas. Gusto ko lang gawing makabuluhan tong gabing to. Actually, first Thanksgiving ko dito. Ayun, teka, kuha muna ako ng may inom. Kaya na lang ang kainuman ko para masaya. Bayad. Parang dami kong nainom ah. Teka, ano ba yan? Sorry, ang daming pos. Gawa tayo ng tanpulots. Yan. Teka lang. Ginitin natin yung ginawa kong pork belly. Sorry, ang gulo din kasi yung tripod na iwan doon sa sapat yan eh. Manual. Kinamay ko na muna. Ay, sige mamaya na maingay pa lang pag nag-oven. So, okay. Pag-uusapan natin this week is how to conquer homesickness. Kasi I myself na-experience ko yun. The first time I arrived here, noong February, etong 2019 lang. I mean, this year lang. Mag-1 year na rin ako. Okay, let's start agad. Kasi I remember, meron akong mga nakakwentuhan na ang struggle nila is, I mean, syempre the first time you arrive here, is yung homesickness. And para sa mga nanonood na nasa Pilipinas at sa ibang bansa na rin, gaya, di ba, sa mga Pinoy na nandyan sa Pilipinas, lahat naman tayo, for sure, alam ko, every Filipino family sa Pilipinas, merong kapamilya sa ibang bansa, di ba? Ngayon, I will speak on behalf of yung mga relatives nyo na nandito o nasa ibang panig ng mundo. Yung mga na-experience ko, definitely na-experience din nila. So, isa-share ko yung mga experience. So, dumating ako dito, February. Tapos, syempre, hindi pa naman ako pwede mag-work nun. Kasi inaantay pa yung green card. So, nung dumating na yung green card ko, actually parang, if I'm not mistaken, 1 month bago sa dumating. Pero, I know some people, after 2 weeks, dumating na yung green card nila. Ano ba yung green card? So, yung green card is yun yung legal document na nagpapatunay na immigrant ka or permanent resident ka dito sa Amerika. Hindi ka pwede mag-apply nang wala yun. So, ayun, after 1 month bago dumating yung green card ko, tsaka lang ako nag-apply ng trabaho. So, during yung isang buwan na yun, simula pagkarating ko, doon naranasan ko yung homesickness kasi siyempre mamimiss mo yung ano, yung life, kumbaga yung lifestyle mo sa Pilipinas. So, yun yung pinaka-na-miss ko, siyempre. Dito, sobrang independent ka. Gaya nung nabanggit ko dun sa isa kong vlog, yung Boy America. Actually, parang ang dapat nga may iba pang part 2, part 3 pa yun eh. Kasi, ang dami talagang pwedeng i-share. Ganyan, na-experience din ng ibang mga kapamilya nyo. So, yun, going back. After 1 month ko bago na-receive yung green card, dun lang ako nag-start mag-apply. Eh, siyempre, pag nag-apply ka naman, parang dyan rin yun sa Pilipinas na hindi naman agad-agad makakakuha ka ng trabaho. Lalo sa linya ko na nasa accounting and finance or treasury ako. So, hindi siya ganun ka-in-demand. Unlike nurses, di ba? Sila dito, palagi silang in-demand. Actually, sisegue lang ako saglita about nurses. Sobrang, alam nyo ba dito? Well, alam din naman ng lahat. Yun na, yung mga nurses dito, isa sa mga highest paid yun. Inaalaga nila yung mga pasyente. Ganyan. Well, ganun din naman sa Pilipinas. Ang nakakalungkot lang kasi ano, umaalis yung mga nurses sa Pilipinas para yun nga dahil sa pera, para sa future. Ayun, wala lang. Sana dumating yung time na maging mataas din yung sweldo ng mga nurses sa ano,
sa Pilipinas. Ba't ba nanginginig yung boses ko? Naiiyak. So yun. Doon yung naging struggle ko nun sa paghanap ng work. Pero sabi ng mga kilala ko, kasi nung nagkwento ko na 3 months ako nag-job hunt bago ako nakasecure ng job offer. So sabi nila, 3 months? Ang bilis nga niyan. Yung iba nga taon eh, ganyan-ganyan. Pero yung nga pag nursing, exception to the rule nurse kasi mabilis sila makahanap ng work. Dito, gaya nga sa linya ko na nasa corporate, medyo antagal. Natagalan ako 3 months. Tapos, ito no joke to. I mean, open ko ako nikwento sa mga tao na siguro bago ako nakalan dito sa job na to, kung i-check nyo yung LinkedIn at Glassdoor at Indeed account ko, parang umabot ng 200 job applications yung pinasahan ko eh. Tapos out of 200, siguro mga 8 lang, mga feeling ko mga 8 lang dun yung tumawag. Tapos, 4 dun yung may job offer. Tapos, yun. Ito na yung tinanggap ko yun sa ano. Kung hindi ko na ba manggilin. Tapos, yun nga, imagine, out of 200, parang 8 lang yung pumansin sa akin. Hindi, wala lang. Anyway, yun nga yun. So, medyo nakaka-homesick kasi, I mean, gaya niyan, halos lahat ng relatives ko na nandito sa Amerika, wala dito sa Illinois. Nasa Cali, nasa Washington, nasa Virginia, nasa New Jersey. In short, magkakalayo. Tapos yung mga pinsan ko, mga tita, tito, yun. Pero yung parents ko, nasa Pilipinas. Yung mga tropa ko, nasa Pilipinas. And actually, nakakadagdag ng homesickness. Nagbanggit lang din sa akin, yung nakakadagdag sa homesickness is yung pag-migrate ko sa age na ganito. Kasi, kunyari, pag nag-migrate, wait lang. Siguro pag nag-migrate ako ng mas bata-bata pa, tapos nag-aaral pa, doon kasi makakabuo ka ng relationship. Relationship? Well, wait. Makakabuo ka ng tropa sa campus. Doon, hindi simula yun, di ba? Pero dito sa age ko na to, ngayon, ito na yung age na nag-settle down yung mga tao. May kanya-kanyang buhay yung mga tao. So, busy lahat. Wala nang time mag-tropa. Eh ako, yung lifestyle na kinagisnan ko sa Pilipinas is, chill lang, masaya. Yun, ganun. Dito, ibang-iba. Kasi yun nga, nakakadagdag pa ng pagka-homesick is yung magiging independent ka talaga dito. Kasi, hindi ko naman sinasabi na lahat ng gawain sa Pilipinas, hindi ko ginagawa like yung mga chores sa bahay. Hindi naman. Pero dito kasi, as in lahat, ikaw gagawa ultimate laundry mo, pag-uwas ng pinggan, paglinis ng bahay. Oo, ginagawa ko rin yung sa Pilipinas, pero iba kasi dito eh. So, bakit ko nasabing nakakadagdag sa homesickness? Kasi instead na i-spend mo yung time mo mag-enjoy, kumbaga, iba-budget mo yung time mo para gawin yung mga bagay na yun. So, parang minsan, kapag mag-isa ka, tapos naglilinis ka ng bahay, ganyan, parang nakaka-miss lang yung buhay sa Pilipinas. Pero, paano mo nga mako-conquer yun, di ba? Pero yung iba kasi, di ba yung iba, nung dating panahon, nung wala pang mga FaceTime, wala pang Skype, wala pang mga ganitong internet, ang daming, na babaliw. Sorry sa term, hindi ko alam kung okay naman, pero, di ba ang daming nasisiraan ng ulo kasi na homesick, tapos nade-depress. Tapos yun nga, buti ngayon, 2019, nag-improve yung teknolohiya. So, yung homesickness medyo nababawasan kasi ngayon madali na eh. Marami ng means para makausap mo yung mga kapamilya mo na naiwan sa Pilipinas, ganyan. Ayun, always remember, keep yourself busy kapag nalulungkot ka, kapag yun nga, feeling mo no homesick ka. Actually, lahat tayo dadaan sa, lahat ng mga nag-migrate na kapamilya nyo, lahat yung na-experience, tanungin nyo. Well, hindi ko alam kung na-experience yun nung mga nag-migrate as a family. Kasi, syempre, sama-sama naman sila. Ayun, ano pa ba? Tapos pag nalulungkot ka, reach out to your friends, family, nana, iwan dun sa Pilipinas. Iwasan ang pagdadrama. Iwasan ang pag-iimo. Kasi, nakaka-stress yan. Alam mo yung parang pagod ka ng trabaho. Tapos, di ba? So, tapos iisipin mo pa yung kalungkutan. So, hindi siya nakakatulong. Pero, like what everybody says, sanayan lang yan. Ako medyo nasanay na rin. Yun nga lang, ang hindi lang nasasanay sa akin yung yung pagsasalita. I know how to speak English, but
Kasi nga, di ba, ano, multilingual ako. Marunong ako mag-Bisaya, marunong ako mag-Filipino. I know how to speak English. English! So, I know how to speak American English. I know enough how to speak Aussie English. And I know how to speak British English. Ganon! Actually, yung pagiging homesick nasa sayo na yun eh. Kapag busy ka naman palagi, makakalimutan mo yung pagiging homesick. Ganyan. Tapos, kapag gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Like, mahilig ka mag-shopping. Shopping ka. Hindi yung sobrang tipid mo. Hindi mo madadala sa hukay yung pera. I mean, it's 2019. YOLO nga, di ba? Pero yun nga, may limitasyon lang yun. Kapag, kunyari, feeling mo lang malungkot ka, mahilig ka mag-shopping. Pagbigay mo yung sarili mo. Ganyan. Kasi meron din akong nakilala dito na Pilipino. Actually, hindi ko napapangalanan. Problemado siya. Nagpapadala siya dun sa relatives niya sa Pilipinas. Akala kasi ng relatives niya sa Pilipinas na ang yaman niya dito. Though, kung i-convert mo naman kasi talaga yung dollar, siyempre sa pesos, malaki talaga. Pero isipin na lang yung cost of living din. Yung mga gastusin dito is dollars din. So, ganun. So, nakuwento niya sa akin, nahirapan siya kasi nga mag-isa lang daw siya dito. Tapos, hingi daw ng hingi yung mga kapamilya niya. So, ayun, para hindi ka ma-homesick, pwede ka naman magbigay. I mean, ako, ganun din naman. Lahat naman ng Pilipino dito, for sure, tumutulong sa mga relatives nila sa Pilipinas eh. Ako din naman, ganun eh. Pero, magtira ka naman sa sarili mo. Yun yun. Ma-homesick ka talaga. Kasi, I mean, ang lungkot mo na nga dito. Tapos, lahat pa, I mean, di ka nagtira sa sarili mo. Diba? Ang dami sinabi. Pero yun yun. I mean, yun yung mga personal opinions ko na gusto ko i-share. So, yun. Siguro, ano pa ba? Marami pa akong mga i-share about, yun nga, mga Filipino struggles, experiences. Masaya man yan, malungkot, or whatever. I-upload ko sa mga susunod na linggo. And, yun. So, siguro yun lang muna. Kung may gusto kayong pag-usapan, please message me on Instagram kasi active naman ako dun. Tapos, please like this video even if you don't like it. Palagi ko linya yun. Tapos, please subscribe to this channel at samahan nyo ako sa journey ko dito and sa iba't ibang mga experiences ng mga Pinoy dito sa Amerika. And ayun, before I let you go guys, shoutout nga pala kay Rian Sebastian Aterado. Hello! So yun. See you next time. Cheers! Salud, kampai, tagay, bye-bye. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Lil Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater.